to bato sa langit ang tama at magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Al Libonga TV, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng kagusabayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan ni Al Libonga TV. Puro at tapat at katotohanan lang para sa bayan ay makakabutihan. Walang bias at maling gawain, walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato sa langit ang tama, huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Al Libonga TV, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan ni Al Libonga TV. Bato sa langit ang tama, huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Al Libonga TV, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan ni Al Libonga TV. Walang kinatatakutan, basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka. Sa mga haka-haka, subukan mo lang, ika'y mapapalaban. Walang atrasan sa balitaktakan, basta nasa tama para sa bayan. Dito hihinto, magbigay impormasyon para sa Pilipino. Walang sinisino, lahat ay totoo. Isisiwala at lahat ng totoo para sa bansa, kung ano katotohanan sa video niya. Al Libonga TV, asahan mo nadala ang balita to. Bato-bato sa langit ang tama, huwag magalit. Katotohanan lang ang balita ginagamit. Kay Al Libonga TV, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan ni Al Libonga TV. Sa langit ang tama, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Kay Al Libonga TV, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan ni Al Libonga TV. Ayun. Alright, alright. Wala naman tayong B8. Pero meron ako dito. Meron ako dito ang inianda. Ding-ding! Meron tayong ding-ding! Oh, di ba? Yun. So, magandang araw po sa ating lahat, mga mahal na kababayan. Mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre doon sa lahat ng mga OFW, saan lupalup man po kayo ng mundo naroroon. Isang magandang Sunday sa ating lahat! Wala tayong biit. Okay. Sabi nga, lahat naman nagagawa ng paraan, di ba?
Alright, so bago tayo magsimula, shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan at patuloy na sinasamahan tayo sa lahat ng ating mga live stream. Siyempre na dyan si Madam Teresita Urbano, shout out and good afternoon po. Richie Daroy, shout out! Alright. And Mr. J Vlog, shout out! And siyempre si Madam Mari Kimura, konnichiwa! And nandiyan din si Mommy B, shout out. Okay, Spike si Mama. Si Ma'am Spike TV, shout out po. Ay Usami, shout out. Konnichiwa, kumbawa. Rime MG, Reiken the Gamer, shout out. Rebecca Lagmay, sino pa? Baby Katalo, shout out Baby Katalo. And sino pa na riyan? Okay, kompleto na. And doon sa ating 12 viewers in the house, maganda Sunday afternoon po sa ating lahat, no? And since alam niyo naman, di ba, alam niyo naman, oy Noy TV, shout out Noy TV. Alam niyo naman mga kaibigan, di ba, pagka Sunday ay MSMA day. Pero Mr. Baker, shout out. Okay. Pero bago yung MSMA Day, no, mamaya po 'yan, mamaya, no. Sa channel po ni Mami Peng, no, ang ating collaboration with the Marcos Social Media Alliance Vlogger. At marami pong inihanda si Mami Peng ng mga ano. Maraming inihanda si Mami Peng ng mga issue na tatalakayin natin mamaya. So sa palagay ko, hindi namin alam kasi kung ano yung mga inihandang topic ni Mami Peng. Pero isa lang ang alam ko doon, mga kaibigan. Isa lang ang alam ko roon, ay magiging mainit na naman yung ating talakayan mamaya, no, sa MSMA collaboration ng mga vlogger, no, mga kaibigan. So antabayanan niyo po 'yan, pagkalipas lang po ng isang oras doon tayo sa channel ni Mami Peng. Samantala, sasamantalahin ko na 'yung pagkakataon na baka ako'y meron pang isang oras. Ako'y natatawa talaga, eh, no? Lahat ginagawa, di ba? 15 viewers, 16 viewers in the house, shout out! Alright. So, okay mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ito. Dito muna tayo sa ating, ano, sa ating topic ngayon, no? Pero bago tayo magkano, bago yung ating topic, ay ito muna. Ito, hindi ko alam kung good news to or bad news. Depende na po sa atin yun. Depende na po yun sa atin, mga kaibigan, ano? Pero papasadahan ko lang. Kasi ito ay lumabas kanina doon sa, ano, sa FB page ko, no? Okay, ito mga kaibigan, no? Alright, yan mga kaibigan. Ha? Meron kasing lumabas na balita, mga kaibigan, no? Ah, ito po. Okay, ito. Di ba merong issue ng sibuyas sa Pilipinas? Di ba, mga kaibigan? Okay. Ngayon, mga kaibigan, ito. Dito sa UAE, no, itong isang pahayagan, no, The Filipino Times, ay merong naiulat na tungkol dito sa sibuyas. Kasi alam niyo, sa totoo lang, no, mga kaibigan, ang presyo ng sibuyas dito sa UAE, di ba, ay 1 dirham and 25, no? Ibig sabihin, kung i-convert natin ito sa peso, ay naglalaro lamang siya sa 20, no? 22 pesos ang per kilo, no, mga kaibigan. So napakamura po ng ano, napakamura ng sibuyas dito po sa UAE. Heidi Arok, shout out. Orlando Bautista, shout out. Yeah. Okay.
Napakamura ng ano, napakamura po ng sibuyas dito sa Dubai, no, sa UAE. 1 dirham 25 and sa i-convert natin sa peso siguro man nasa 20 to 22 pesos per kilo. So napakamura, no? Ngayon, maraming mga Pilipino, meron nga akong ano, meron nga akong biniro na isa ring ano, isa ring sumusuporta din po sa MSMA na nandito sa UAE. Siya ay ano, siya ay pabakasyon, no? Pabakasyon ng Pilipinas. Sabi ko, ay magdala ka ng ano, magdala ka ng sibuyas dahil napakamura ng sibuyas dito sa Dubai, no, mga kaibigan. Ngayon, ewan ko, no, para bang nananadya. Recon Jan, shout out, okay? Para bagang ano, para bagang hindi natin alam kung nananadya o nagkataon lang, di ba? Kanina paggising ko, nakita ko ito sa aking ano, sa Facebook ano ko, no? Ito nga itong The Filipino Times. Sabi rito, Agriculture Attaché Nolet Fulgencio at the Philippine Consulate General Dubai and Northern Emirates clarified that there are necessary permits. Di ba, mga kaibigan? Kinakailangan pa raw ng permit kapag ka ang isang OFW ay maghahangad, no, wish to bring home red onions to the Philippines. Ano ito, di ba, mga kaibigan? Diba? Alam naman natin kasi na talaga namang napakamahal, no, napakamahal ng presyo ng sibuyas sa Pilipinas, at alam naman natin yung dahilan, di ba? Yung nakikita natin dahilan doon is yung kakulangan ng supply. Pero actually, hindi po kakulangan ng supply dahil maraming nahuli ng mga nabulok ng mga sibuyas, di ba? Yung galing sa mga hoarding, no, na itinago nitong mga mapagsamantalang mga ano, mga negosyante, di ba? Kaya ngayon, yung presyo ng sibuyas sa Pilipinas talagang pumalo ng gusto. Di ba? Ma'am Mighty Baisa, shout out. Ngayon, marami palibasa nga mura ang sibuyas dito sa Dubai. 1 dirham 25 lamang. Ibig sabihin ay nasa 20 pesos, 20 to 22 pesos ang per kilo. Maraming gustong mag-uwi, 'di ba? Lalo na 'yung mga magbabakasyon, gusto nila magdala ng sibuyas, no, mga kaibigan. Ngayon, ang nakapagtataka is paano nila nalaman na meron tayong mga kababayan na gustong magdala ng sibuyas papunta ng Pilipinas galing dito sa Dubai, 'di ba? Banat Boy, shout out. Okay. Ingat-ingat nga sa pagdadrive. Okay. Ngayon, nasabi nga dito, no, nung Agriculture Attaché Nole Fulgencio dito sa Philippine Consulate at saka sa Northern Emirates, no, Northern Emirates, di ba? Na kinakailangan pa raw ng permit. No, mga kaibigan, hello. Naalala ko kasi nung kuya huling nga nagbabakasyon pa. Mami Peng, shout out. Di ba, Mami Peng, shout out. Nung ako'y nakakapagbakasyon pa before, way back many years ago. Way back many years ago, mga kaibigan, ako nag-uuwi talaga ako, nagladala ako ng sip ng ano, ng bawang. No, bawang ang dinadala ko kasi napakamura ng bawang eh. 'Di ba? Ngayon yung inuuwi ko na bawang, kahit nakabalik na ako ng Dubai, no? Hindi pa rin nauubos. 'Di ba? Alam naman natin mahal ang bawang sa Pilipinas during those time, no? Bawang. And walang permit na kinakailangan kunin kapag ka mag-uuwi ka ng mga ganung bagay, 'di ba? Mag-uwi ka ng prutas, mag-uwi ka ng bawang, mag-uwi ka ng dates, no? Kahit anong gusto mong iuwi, walang problema. Ang nakapagtataka ngayon, eto. 'Di ba? Bakit yung mga kababayan natin na gustong magbakasyon, Swengyang, shout out, no? Yung mga kababayan natin na gustong magbakasyon ng Pilipinas, since mura nga yung sibuyas dito sa Dubai, bakit ngayon naglabas ng ganitong balita, 'di ba? Ito legit 'to, mga kaibigan, dahil ito ipinalabas nila dito sa isang pahayagan dito sa ano, sa Dubai, no? Yung The Filipino Times. Diba? Bakit kinakailangan kumuha ng permit para lamang magbitbit ng sibuyas papunta ng Pilipinas? Diba, mga kaibigan? Ako, isa lang nakikita ko dyan eh, no?
Isa lang nakikita ko dyan, di ba? Kasi tingnan ninyo, yung mga OFW na uuwi, na kumukuha ng OEC, o kaya ay yung kanilang verification ng contract, ay dumadaan na sa matinding hirap, no? Ng pagkuha dito sa mga ano, sa mga papeles na ito dito sa konsulado, no? Sa konsulado ng Pilipinas dito sa Dubai. Pagkatapos hahanapan pa ng permit itong pag-uwi ng sibuyas. Di ba, mga kaibigan? Eh kung yung ang OEC, kung yung verification nga, nahihirapan na yung mga kababayan natin na magbabakasyon, eh di pahirap din itong pagkuha siguro ng permit. Di ba? Bakit? Ang tanong doon, bakit? Di ba, Shirley? Shirley 08 Channel, shout out. Oh. Di ba? Ang tanong doon is bakit? Chris Tenko, shout out. Oh. Bakit kinakailangan pa ng permit para lamang sa sibuyas? Di ba? Hindi kaya bahagi ito noong ang tinatawag natin na mga propaganda o pananabutahe? Di ba? Kasi alam natin bakit tumataas ang presyo ng sibuyas sa Pilipinas, dahil mayroon nananabutahe. Di ba? Ngayon, eto may mga Pilipino, may mga kababayan tayo na gusto na samantalahin, no? Since sila ay magbabakasyon ng Pilipinas, meron silang mga bagahe, gusto nila mag-uwi ng sibuyas. Bakit pahihirapan pa at pakukunin pa ng permit sa consulate? Di ba? Eh samantalang ang ipamimili, ang ipambibili ng sibuyas ng mga kababayan natin, eh galing doon sa pera na pinagpaguran nila. Galing sa sweldo, galing sa ipon nila. Di ba? Mga kababayan, hindi kaya meron ding nananabutahe doon sa mga kababayan natin na gustong magbakasyon at gustong magbitbit ng sibuyas? Simple-simple lang naman yan, mga kaibigan. Sibuyas lang. O, sibuyas lang. Hindi naman siguro mag-uuwi ng isang toneladang sibuyas yung, ano, yung isang OFW dahil lang ang maximum na bagahe lang na allowed sa kanya, no? Lalo na kung mura lang yung pamasahe sa Cebu Pacific, nasa mga ano lang, nasa mga 20 kg lang. Eh hindi naman lahat ng buong 20 kg na yun ay sibuyas, siguro mga 3 kilo hanggang 5 kilo lang bibitbitin ng mga kababayan. Ba't di kukuha pa ng permit? Diba? So, we are calling the attention, baka pwede namang ipaliwanag kung ano ang dahilan at kinakailangan pang kumuha ng permit, no? We are calling the attention of ano, yung Department of Migrant Workers, di ba? DMW. Ano na naman po ito? O ano na naman po itong mga permit-permit na ito doon sa mga gusto lamang mag-uwi ng sibuyas? Para halimbawa, ang bakasyon nila is 20 days. Doon sa loob ng, ang bakasyon nila ay 2 months, di ba? Sa loob ng 2 months, hindi na nila kinakailangan pang bumili ng sibuyas. Meron na silang imbak, di ba? May bit-bit na sila. Bakit kinakailangan pa ng permit? Department of Migrants Workers, we are calling your attention. Baka pwede naman po ipaliwanag, no? Kung hindi nyo alam ito, baka po pwede nyo tawagan ng pansin yung consulate dito sa Dubai, no? Para alamin kung anong kalokohan nitong pagkuha pa ng permit para lamang sa mga sibuyas. Kasi ano ang kaibahan ng sibuyas? Ano ang kaibahan ng tsokolate? Ano ang kaibahan noong mga candy? Ano ang kaibahan noong mga pabango? Ano ang kaibahan noong mga sabon na binibit-bit ng mga OFW sa tuwing sila ay magbabakasyon? Josephine Onishi, shout out. And Konbanwa, I'm sure this is also from Japan, no? Josephine Onishi. Di ba, mga kaibigan, ano ang kaibahan nito? Eh pera din naman ng OFW na pinaghirapan nila yung ipinambili sa mga ito. Di ba, mga kaibigan? So bakit kinakailangan pang pahirapan ang mga OFW? Bakit kinakailangan pang hanapan ng permit or kumuha ng permit yung mga OFW na magbabakasyon at gusto magbitbit ng sibuyas? Di ba, Lily Ragasa, shout out. Sabi ni Ma'am Lily Ragasa, bagong Pilipinas, bagong muka. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan ko,
kaibigan mo. Sila ang MSMA Alliance, ang sakalang galing, 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 galing. Ang galing ni Ma'am Lily Ragasa, galing, galing. Remember yung spam, nung Kabsat Al may inuwi ang isang OFW pero kinumpis ka ng immigration sa Pinas kung kasi walang permit. Di ba bakit nga? Spam lang yun eh. Pagkain lang yun. Kayo naman mga nasa immigration dyan sa Pilipinas, no, mga kaibigan, you don't have to make an action na kailangan nyo pang kumpiskahin. No, kung sakasakali, gusto nyo yung spam. Di ba? O kaya gusto nyo yung sibuyas na uwi ng mga OFW, pwede naman kayo magsabi na baka naman. Diba? Baka naman, kahit na mga isang kilo lang o kahit na isang lata lang ng spam, makatikim man lang kami. Di ba mga kaibigan? Pero yung kukumpiskahin mo pa, pinagpaguran ng mga OFW yan, grabe naman kayo. No? So we are calling here the, no? We are calling here the attention of Department of Migrants Workers. Di ba? Kaya kayo na riyan para pag-aangin yung mga dalahin ng mga OFW. Pero bakit ngayon, no? Bakit ngayon mayroong mga ganitong mga issue? No, dagdag na naman sa pasanin ng mga OFW. Baka naman pwedeng tanggalin nyo na. Di ba malaking bagay din kaya yun? No? Halimbawa, isang OFW mag-uwi ng 10 kilo o 5 kilo na lang ng sibuyas. No? Ilan yung mga OFW umuwi? Di ba? Malaking bagay na yun, mga kaibigan. No, mababawasan na yung mga umiiyak sa presyo ng sibuyas. Di ba yung mga pamilya na lang ng mga OFW na makikinabang doon sa sibuyas na uwi o bitbit nila, eh malaking bagay na yun. No? Mababawasan na yung mga umiiyak at naninisi sa Pangulo natin na ang mahal-mahal naman daw ng sibuyas kasi ang Pangulo si PBBM. Di ba mga kaibigan? Talaga namang ewan ko na lang, hindi ko na maintindihan talaga, di ba? O sabi ni Sweng Yang, sisihin natin Sir Al, mga batas na pinaggagawa ng mga mambabatas natin kasi may mga batas sila na nagagawa na di natin nalalaman at saklaw ang mga ito na ginagamit para magalit ang mga taong bayan. So we are also calling not only the DMW but also those people in the Senate at saka dyan sa Congress. Eh, beke naman mga kaibigan, kayo ay pinagano, no? Kayo ay pinagkatiwalaan dyan ng mga Pilipino. Sana kung gagawa kayo ng mga batas, yun naman mga ano, yun naman papabor naman sa mga Pilipino, hindi yung papahirap pa sa mga Pilipino, di ba? Mad Superman shout out. Oh. Di ba mga kaibigan? So yan, no? Yun lamang yung panawagan natin, no. Sana ipaliwanag nila kung ano man yung ano, yung permit na yan na nalalaman pa nila na kinakailangan pang kunin ng mga OFW yung magbabakasyon. Di ba? Mga kaibigan. So eto ngayon mga kaibigan, no. Oh, wala pang ano. Walang jacket si Charlie, Chelly 08. Ayan. Chelly 08, ayan, meron ka ng jacket. Sponsored ni Kuya Will. Ang ganda na aking beat. Oh. Diba? Okay, no, mga kaibigan. So, lantaran pamimera po talaga yan, Kuya Al. Diba? Oh, tama. Lantaran talaga yan, no? So, yun. Pero itong pagkuha ng permit nito, mga kaibigan, ay ano, ito ay ating iimbestigahan, no? Magtatanong tayo doon sa mga kababayan natin na uuwi or nakauwi, di ba? Na nagbitbit na sibuyas, kung ito bang permit na ito ay libre o may bayad na naman, di ba? So aalamin natin 'yan. Siguro one of these day papasyal tayo doon sa consulate. Tatambay tayo ron at hahanap tayo ng ano. Tayo ay makikimarites, no, mga kaibigan. Ito talaga ako. Okay, punta tayo dito sa ating main issue. Punta tayo dito sa ating main issue bago tayo ano, no, bago mag MSMA, no? Ayan. Okay, bibilisan na natin 'to mga kaibigan, ha? Bibilisan na natin 'to para hindi na tayo sunduin ng ating mga kasama, no? Okay, 27 viewers in the house, shout out. Oh. Ivan Culebra, shout out. Okay.
Diba? Yan, no. All right. Ivan Colibra, shout out. Okay. Ito mga kaibigan, di ba? Kung maaalala ninyo, noong umupo bilang pangulo ang ating mahal na presidente, Bongbong Marcos, di ba? Natutuwa ako. Nakakaano, sabi ni Madam? Natutuwa ako sa cats, sumitingin din sila kapag ka nagbebel ka. Ayan. Tulog po yung magkapatid. No, magkapatid yan. Tapos dito sa baba, meron yung aking original. Yung isang pusa ko na aking life saver na dito sa baba. No? Okay. Pati ba naman, sabi ni Ma'am Chel, pati ba naman si Buyas may permit? Oo, ngayon na nga po eh. No? Sabi ni Ma'am Sweng, niyang, marami ako alam na nag-uwing si Buyas, Sir Al. Exaggerated kasi naman yata to. Di kaya sinadya para may issue na naman na iba to sa gobyerno. Pwede, di ba? Pwede rin ganun, mga kaibigan, no? Mga kababayan, mga kalois, di ba? Dahil alam naman natin, no? Mulat-mula pa ay hindi nila tinitigilan sa iba't ibang issue ang ating, ano, ang ating mahal na Pangulo, di ba? Oh, di ba, mga kaibigan? Ayan, oh. Okay. So, puntahan natin ngayon dito. Ito mga kaibigan, no? Kung matatandaan ninyo, no, mula nung maupo ang ating mahal na Pangulo, di ba? Noong binubuo niya yung kanyang gabinete, no, mga kaibigan, ay marami ang pumuna. Di ba? Marami ang pumuna. Sabi nila, bakit daw? No, bakit daw puro dilawan? Di ba? Ang sabi pa nila, hindi raw ba kaya nakikialam si GMA? Diba? Doon sa paglalagay ng mga cabinet members sa administrasyon ni PBBM. Diba? Yan yung mga sinasabi nila eh, no? Inuulan din ng mga batikos mula sa mainstream media at sa mga influencer sa YouTube. Diba? Yung mga YouTuber, mga content creator, mga influencer, diba? Yung mga vlogger, no? Talagang pinuputakti nila. Pinuputakti nila ng mga question, di ba? Yung ating mahal na Pangulo. Hanggang sa nadamay pa nga, di ba? Nadamay pa nga ang ating unang ginang. Di ba? Ang sabi nila is nakikialam daw, no? Dahil ang ating Pangulo daw, di ba, ay weak leader at under desire daw ng kanyang asawa. No? Kaya daw ang mga nailagay sa gabinete ay mga dilawan. Di ba, mga kaibigan? Diba? Ngayon eto. O eto mga kaibigan. Diba sabi namin sa inyo noon, siguro after mga January, after 6 months or after 1 year, magkakaroon talaga ng revamp, no? And we are expecting for that. Diba? Magkakaroon ng revamp at magpapalit ng mga appointed doon sa mga position, diba? Ngayon eto na sinisimulan na. Diba? Sinisimulan na. At meron na mga hindi pa naman yung iba, hindi natin alam kung sinibak ba or inilipat lang, di ba? Or nag-reshuffle lang ng posisyon, di ba? Pero isa lang ang malinaw, no? Tatlo sa mga tao dati ni Digong, di ba? Tatlo sa mga dating tao ni Digong, nandiyan si Anyo, nandiyan itong si General, tapos itong si Carlos Galvez, oh, Carlito Galvez. Diba? Na mga dating mga undersecretary o secretary sa Digong administration, diba? Na ngayon ay nakapasok na sa administration ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., diba? Pero ang tanong ito, hindi natin kino-question, ha? Ako never ako nag-question doon sa mga appointed ni PBBM, no? Because I trust my president. I trust my president. I trust yung kanyang mga desisyon, di ba? Na lahat ng yan ako ay naniniwala, no, na pinag-iisipan niya mabuti at ilaging isinasaalang-alang niya ang bayan. So I'm pagdating sa trust sa desisyon ng ating pangulo, never ako nag-question. No, mga kaibigan, never.
Ngayon ito, ang tanong, di ba? Ang tanong, bakit tila tahimik? Bakit tila tahimik yung mga iyaking vlogger noon na nagsasabi, di ba? Rosendo Sincero, shout out. Si O, ano yun? Ano, si O, di ba? Si O, sabi ni Rosendo Sincero. Okay, di ba? Ang tanong ito, bakit yung mga iyaking vlogger noon na nag-iiyak na ang sabi ay puro dilawan daw, di ba? Hindi kaya daw si PBBM ay isang dilawan, no? Bakit daw puro dilawan? Sinasabi pa nila na yung daw mga dilawan ay naging bahagi daw ng pagpapatalsik sa tatay, di ba? Kay Apo Lakay. Pero bakit daw pinagtitiwalaan yung mga dilawan at inilagay sa pwesto? Ganyan sila mag-iyakan eh. Di ba naalala nyo ba mga kaibigan? From the first day na mag-umpisang maglagay ng mga tao sa gabinete itong ating mahal na Pangulo, ganyan na yung kanila laging sinisigaw. Eh. Dilawan, dilawan, nakialam yung babaeng ahas, nakialam si First Lady, nakikialam daw yung advisor, special advisor daw ni PBBM, na si GMA na dilawan din daw. Diba? Pero bakit ngayon? Bakit ngayon, no? Oh, sabi nga ni ano, sabi ni Chelly 8 Channel, oh, diba? Mga nasiper, mga bibig ng DDS vlogger. Oh, sabay tawa, diba? Sabi naman ni Ma'am Teresita Urbano, ayan oh, Sir Al, kinig muna habang nagtatrabaho. Sige lang po, sige lang po. Laging natin priority yung trabaho, no? Dahil mahirap pagkawalan trabaho. 'Di ba? Lalo na sa panahon nating, sa panahon ngayon, ano, napakahirap ng buhay, kumaapektuhan pa yung ating pinagkukuhanan ng ating mga income, 'di ba? So importante yung trabaho, unahin natin yung trabaho, no? Okay. Ang tanong is ito. Bakit tila tahimik itong mga iyaking mga vlogger? At merong kasunod na tanong 'yan, mga kaibigan. Ha? May kasunod na tanong 'yan, mga kaibigan, no? Bakit tahimik itong mga iyaking vlogger? Di ba? Next question. Next question. Hindi kaya totoo? Hindi kaya totoo, mga kaibigan, di ba, na ang nasa likod, di ba? Ito, matagal na natin, ano, matagal na natin laging kinu-question, ano? Dahil hindi pa naman natin mai-confirm. Di ba, mga kaibigan? Oh, hindi kaya totoo? Late pala yung monitor ko. Agulat ako, bakit na rin? Bakit lumalabas yung mga... Okay, yung mga comment. Okay, late pala. Okay. Hindi kaya totoo, mga kaibigan, na ang nasa likod nitong mga maiingay na mga iyaking mga vlogger na ito ay mga taga-DDS din. Di ba? Hindi kaya ang nasa likod ng mga ito ay yung... PDP laban. Di ba? Yun yung partido ni Digong eh. Oh. Di ba? Hindi kaya sila yung nasa likod noong mga vlogger na maiingay na ayaw tigilan ang ating Pangulo doon sa kanilang mga negative na mga comments, di ba? Yung kanilang mga pagbanat, pagbira, di ba? Pangkukutya sa ating Pangulo, hindi kaya ang nasa likod? Ay, oo nga pala, oo nga pala, oo nga pala. Naalala ko, mga kaibigan, bigla, di ba? Naalala ko bigla yung content ng ating kasamang si Bagtip. Di ba? Oo. Ano yung content ng kasama natin si Bagtip tungkol kay Maharlika? Kasama na yung mga umiidolo kay Maharlika. Di ba? May nabanggit pa ata ng ano eh, no? May nabanggit pa nga ata daw na ano na para bagang may kinalaman yung kaso ng mag-asawang si Kiko, di ba? Ng mag-asawang si Kiko at saka si Sharon dahil doon sa anak nila, di ba? Na nagkaroon ng issue kay Maharlika.
nagkadimandahan, pero pagkadato pagkatapos ay bigla na lamang tumahimik. 'Di ba? Kaya nga ang naging question, mga kaibigan, sandali lamang po ha. Sandali lamang. Break muna tayo, mga kaibigan. Panoorin muna natin ito. Break lang muna. Sandali lamang po. Wait lang. Bato-bato sa langit ang tamad, huwag magalit. Katotohanan lang ang balit ang ginagamit. Kay Al Libuka TV, Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng kagusabayan ang katotohanan. Mamaya po sa Marcos Social Media Alliance, medyo malilate po ako dahil may biglang ano. Mami Peng, bagtit yung mga kasama ko sa Marcos Social Media Alliance. Medyo malilate po ako mamaya, no? Meron lamang po akong bigla ang meeting. Actually, malapit lang naman. No? Mabilisan lang ito. No? Makikipag-meeting lang ako. Ngayon, tapusin natin itong live natin. Ngayon, hindi kaya mga kaibigan, di ba? Yung content ng ating kasamang si Bagtit, Kamakailan lang, di ba mga kaibigan? Na, sabi niya, di ba may issue ng demandahan between Kiko, Sharon, di ba? At doon kay Maharlika, no? Then all of a sudden, ay biglang tumahimik. Di ba tumahimik yung issue nilang yon. Then after that, bigla na lang nagkaroon ng 180 degree, di ba, na pagbaliktad. Etong si Maharlika, di ba? Hindi kaya, no? Di ba si Kiko, dilawan yan. Dilawan ang partido PDP Laban, si Digong ang partido PDP Laban. Pagkatapos ngayon, may mga nakipwesto ng mga galing sa partido ni Digong, mga dating tao ni Digong, tahimik sila. Di ba? Hindi kaya may connection, mga kaibigan? Di ba? Ito yung sinasabi natin, no? Kaya sila umiiyak dahil meron silang gustong ipwesto. At ngayon, mga naipwesto na, tahimik sila. Di ba? Tahimik sila. And now, because yung tatlong position na ito, no? Ito yung mga sensitibong position, no, mga kaibigan? Sa gobyerno, sa administrasyon, no? Dahil ang mga nakapwesto ngayon, no? Ito yung talaga mga dilawan, no? Ito yung talaga mga dilawan, hindi yung mga nakaraan, no? Dahil we all know, accept it or not, sa mga DDS na nariyan, no? Digong is a dilawan, di ba? So ito yung talaga mga dilawan, no? Yung mga tao na galing doon sa nakaraang administrasyon. Ngayon itong tanong, dahil sa tatlong sensitive na posisyon, eh mga tao dati ni Digong, hindi kaya ito ang dahilan kaya malakas ang loob nitong si Roy Domingo doon sa panawagan niya na magkaroon na naman daw ng ano tawag doon, prayer rally sa EDSA. Diba nagpapatawa itong gunggong na Roy Domingo na ito eh. No? Nagpapatawa talaga eh. Diba? Bakit ko sinabing nagpapatawa? Diba? Bakit ko sinabi nagpapatawa itong si Roy Domingo doon sa kanyang panawagan na magkaroon daw di umano ng prayer rally sa EDSA? Naalala niyo yung kay Bantag? Di ba yung panawagan nila na yung prayer rally para kay Bantag dadalhin daw nila sa EDSA? Abay, napakaraming tao noon, ano? Di ba, naalala niyo ba? Napanood niyo ba? Yung mga nag-cover noong prayer rally para kay Bantag, napakarami, no? Halos mapuno ata yung ano? Halos mapuno ata sa Baguio ba yon ginanap? Di ba? Yung kay halos walang hindi nga makadaan yung sasakyan, di ba? Yung mga tao naglalakad lang sa gilid. Ganong kadami. Di ba? Ganong kadami. Pagkatapos ngayon mananawagan ng prayer rally sa EDSA. Hello.
Sino si Roy Domingo? Di ba? Sino si Roy Domingo para manawagan ng ganito? Di ba, mga kaibigan? Message tayo. Sanda po kami. Sanda po mag-usap. Okay, wait lang. Madali na. Okay, mga kaibigan, ano? Hindi ko na tatagalan to. In 20 minutes, no? In 20 minutes, punta po tayo, no? Tayo na mga 34 viewers na naririto ngayon, no, mga kaibigan. Punta po tayo sa channel po ni Mami Peng, no? Dahil sa channel ni Mami Peng, doon sa bahay ni Mami Peng, doon po gaganapin yung collaboration ng Marcos Social Media Alliance. Talagang yung mga issue, no? Hindi binanggit eh. Isinikreto sa amin ni Mami Peng na surprise daw. Alam nyo, kapag ka ganun sinabi ni Mami Peng na surprise, eh talagang ano yun? No, kumbaga, kung hindi open ang isipan mo, kumbaga ano yun eh, pigaan na naman ng utak. Di ba? Kung paano ka magbibigay ng opinion mo doon sa mga issue, di ba? Biglaan ito. Biglaan. Jen Orbin TV, shout out. Rick and the Gamer, shout out, no? Orlando Bautista, shout out. Okay? Pagka ganun sinabi na sikreto, biglaan na lang ilalabas yung issue, no? Ano yan, ha? Talagang, ano yan, kumbaga pigaan yan, pigaan, no? Sigurado yan, mga kaibigan, sigurado yan. Kapanapanabik, no? Naaabangan talaga natin yung mga issue na inihanda ni Mami Peng doon sa kanyang, ano, sa kanyang channel, no? So, ilang minuto na lang at nag-i-start po ang ano, Marcos Social Media Alliance. Ako ay mahuhuli. Nagsasabi na ako, biglang merong ano, biglang may tawag. Sandali lamang po ito. No, sandali lamang, mamadaliin ko yung ano, yung tawag na meeting sa akin, no? So mga kababayan, maraming salamat pong muli sa inyo, sa 31 viewers, sa lahat ng mga nakikipagkaisa diyan sa comment section natin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po tayong lagi and see you po sa Marcos Social Media Alliance collaboration sa channel po ni Mami Peng. Ingat po lagi. God bless and I love you all. Marcos noon, Marcos ngayon, Marcos pa rin. Bato-bato sa langit ang tama at huwag magalit. Katotohanan lang ang palitan ginagamit. Libog at ibig Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan. Ang katotohanan, ang katotohanan para sa bayan. Ni Alibog at ibig puro at tapat at katotohanan lang. Para sa bayan ay makakabuti yan. Walang bias at maling gawain. Walang buhaya, lahat makakakain. Sino ba ang tunay na merong puso? Siya dapat umupo, siya ang dapat mamuno. Lahat katotohanan dito, hindi man luloko, tapat sa Pilipino. Loyalista dapat yan, para sa namumuno ang katotohanan. Bawal dito ang kamalian, kung sinong bias ay tututukan. Marcos Social Media Alliance, yan ang totoo sa bayan. Nagmamahal sa Pilipinas, dala ang katotohanan. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Kay Alibog at ibig Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Ni Alibog at ibig sa langit ang tamaan, huwag magalit. Katotohanan lang ang balitang ginagamit. Kay Alibog at ibig Marcos Social Media Alliance. Di pwedeng tago sa bayan ang katotohanan. Katotohanan para sa bayan. Ni Alibog at ibig walang kinatatakutan. Basta balita para sa bayan. Di magpapahuli, di magpaparaya, at di maniniwala sa haka-haka.